viewers ni Anything Under the Sun. Ngayon, basta sa larangan ng EPP, aasahan mo yan, mapabalat na. Hello guys, welcome back to my channel. So ngayon guys ay ang episode po natin ngayon ay ang paggamit po ng peeler sa kutsilyo. Yan. So pagkaibahan po ng kutsilyo sa peeler. Bakit kailan po natin ginagamit yung peeler? Kailan po namin natin ginagamit yung kutsilyo? Okay, so pag mga ganito ang napagbabalat guys, especially sa EPP. Usually ginagamit po natin dito ay kutsilyo. Ito yung nakagisnan natin, no? Na ganyan, magbabalat tayo. Sa yung mga taga North, usually yung pagbabalat nila ay papasok dito. Ganyan. Yan, taga North yan. Ganito yung usual na pagbabalat nila. Pero pagdating naman po sa South naman, palabas naman. Pero yun po yung nakalagay sa libro. Yung nakalagay sa libro talaga ay so, pagdepensa naman ng mga taga North, pag papasok daw kasi, pag papasok sa'yo, ay yung swerte daw ay talagang pumapasok. Yan. Paano masabi? Naman, sure po naman po pag kami ay nagbabalat. Ganyan, papasok po yan ang pagbabalat. Yan. May control naman po. Ginagamitan namin ng yung thumb. Ganyan nagkukontrol para hindi sa diretso. Yung kutsilyo. Yan. Mabilis naman po ang pagbabalat. Yan. Yan po yung pagbabalat ng mga taga North. Pero yung taga South po ay hindi ko masyadong kabisado. Yung paganyan po kasi, hindi ko masyadong malabas siya. Siya ay sinusuportahan ng hintuturo. Yan. Yan. Balang araw ay magtuturuan din po natin yan. Ang ituturo po natin sa ngayon ay yung paggamit naman ng peeler. Ito po yung peeler natin. Magaan, no? Napakabilis pa gamitin. Unlike dito sa kutsilyo. So ipapakita po natin yung paano yung pagbalat gamit ng peeler. Umpisan po natin dito sa ito. Pababalatan natin. Yan guys, yan. Paganyan lang po. Papasok naman po ito, hindi palabas. Mas maganda kasi pag papasok, control natin. Ganyan lang po. Oh, ba't walang hindi kumakain? Yun ito. Baliktad guys. So ano yun? Yan, nulok guys. So kahit binigin ko sa taas, yan. Kahit nakikipag-usap ko pa kay Pia, talagang kumakain yung ating peeler. Kaya mabilis o. Yan. So ito po yung mga kasanayan sa EPP na tinuturo po natin mga bata. Isa sa mga kasanayan yan sa HP. So, pwede mo tayo mag-invite ng isang guest. So, itong guest po natin ay hindi lang pang-EPP ito. Industrial arts po ito. Pang-sports pa yan. So, ang dami siyang talent pagdating sa EPP. Yan. So, i-welcome po natin, i-shout out po natin ang ating kaibigan, si Sir Tito Ibanez. Okay, yan. Dito, punta ka dito muna sir. Mag-hi ka muna sa ating mga viewers natin. Pasok guys. Muna. Pasok ka muna sa ating mga manunood. Yan. Hi guys! Maganda yung background kasi natin dito. Yan. It's paid to that. Yan. Yan yung ating isa sa mga makisig at magaling sa electrical. Let's speak to that today. Shout out ka muna sir. Kay Anything Under the Sun. Subscribe. Talaga namang napakagaling magpaliwanag tungkol dyan sa paggamit ng peeler at sa kapaggamit ng kutsilyo. Sa susunod guys, yung paggamit naman ng pintura na pagpinintura mo blue, pag natuyo, black. Yan ang susunod natin. Bye-bye guys! Invite din natin yung isa nating kasamahan na napaka-tinit naman sa kalarangan ng EPP din. Dati pong EPP yan sa Industrial Arts din, tagagawa ng ng bangko. Bangko ba yung bangkito? Bangkito making. Ayan. Invite din natin dito para makapag-shoutout sa ating mga manonood. Walang iba kundi Sir Jo Kokyal. Ayan. Isa-isahin natin yung ating mga masisipag na mga kasamahan dito.
siyempre. Tapos shout out ka din sa ito po ay coordinator ng ating mathematics. So nalipat na po siya sa mathematics natin. Shout out sa mga viewers ni Anything Under the Sun. Yan. Ngayon basta sa larangan ng EPP, aasahan mo yan, mapabalat ng kamote, mapapintura, mapa-oriente, kaya-kaya yan. No look shot ngayon pagbabalat ko. Pero ngayon guys, nasa pagpipintura muna tayo ngayon. Okay. Bye-bye. Okay, so maraming salamat guys. So, yun po yung mga kasama po natin na masisipag. So, maasahan po natin yan sa larangan po ng EPP. Hindi lang po sa larangan ng EPP, sa lahat po ng bagay. Yan. So, kasalukuyan po sila ng nagpipintura ng grills. So, yung ibang mga kasama po natin ay busy din sa pagtatanim ng halaman, pag-aabuno ng halaman. So, meron tayong maliit dyan. Yung ating boss ay talagang napakasipag. Dyan. So, update po natin guys. Tayo, ang location po natin ay dito po tayo sa Sariaya, Quezon. Nawili talaga ako dito sa pillar na to. Sa totoo lang po ay, guys, ay ngayon lang talaga ako gumamit ng pillar sa buong buhay ko. No? At isinyal ko din sa inyo yung paggamit ng pillar. Talagang ginagamit ko talaga sa pang-araw-araw ng buhay ay paggamit ng pillar. Hindi ko kasi use dito kasi alam niyo naman pag mahirap, hindi kami gumagamit dito. Usually mga mayayaman lang kasi gumagamit dito noon. Ngayon eh, marami lang lumalabas na yun ng mga pillar. Magaling lumalabas sa market. Guys, ang ating episode sa umagang ito. So, I hope na naka-relate po tayo. May nagkundi tayong natutunan sa ating vlog sa umagang ito. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button. Saka isama nyo na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload natin. Sa muli po guys, thank you very much and God bless you all.